Okay, so good morning guys. Today is June 30, no? Last day of the month. So hintayin natin yung 8 a.m. na ano natin yan kasi monthly candle close, no? And then 6:20 a.m. So kagabi, naglinis tayo ng charts. So dito sa live natin, hindi ko alam kung nakapanood kayo, pero salamat sa mga nanood na unang live ko yun na medyo tinuna yung technical analysis progress ko, no? So pasok na agad tayo sa chart, no? So ngayon, si Bitcoin is nasa loob pa rin itong ating pricing channel o kung ano mong pattern niyan, basta yung orange na yan. Nasa loob pa rin siya niyan, no? And then, true enough, if we will zoom in, di ba? Sakto sa Fibonacci level natin, bigla siyang nauntog, no? And it's now looking for support dito sa ating 36K area. So, paano yung Fibonacci level? Ito yan. So, dito sa recent swing high. Ayan, and then hanggang sa swing low, ayan siya, no? Ayan, yung area na yan, yan yun. Tanda kong sa 4-hour time frame ko yung kinuha, kaya hindi siya sobrang sakto. Pero ayan siya, no? Diba? True enough, nagkaroon siya ng resistance, no? So, zooming in sa ating 15-minute time frame, parang meron dito, nag-form na. ito. If you will validate this, yan, tuwid pala siya, tuwid. Ayan, ba natin ng konti. Ayan, mukha siyang head and shoulders, di ba? Ayan, di ba? So, target niya, ngayon is nagbe-breakdown siya. Target niya will be neckline is dito sa 35.6K area, which is dito. Possible na niyang i-retest si support. Ayan, nakita niyo ba? So, yan. Ngayon ko lang din niya nakita upon opening this chart. No? So, balik tayo dito sa 1-hour time frame. Kita niyo. Kasi kung talaga na-break na natin tong double bottom natin, yung dalawang yellow na yan, is supposedly, meron tayong malaking-malaking volume spike. Yun yung gusto kong makita sana. No? So, since wala pa, it is possible na mag-retest siya dito sa ating orange area. Dito, orange na yan. And then, confluent na yan dito sa ating support or sa neckline ng ating double bottom. So, possible na if mag-confirm as support yung dalawa na yan, is tsaka pa lang siya magbabounce pataas. So, possible yon. Tsaka pa lang papasok yung volume. That is a possible scenario. And then another possible scenario is hindi mag-support dito sa area na to, and then mag result as fake out itong nangyari dito sa area na to, and then possible target niya, wow, dito siya mag-breakdown, possible target niya will be 33.5k, no? Retest niya yan, and then possible sumagad din hanggang dito sa neckline para i-confirm niya as support to, para naman dito sa ating inverse head and shoulders na pattern na to. No? So, tingnan natin, nilabas natin yung mga EMAs natin. So, ngayon, confluent na rin si EMA 20 dito sa hourly sa ating target, no? So, tinetest niya ngayon yan. And then, if hindi yan mag-support, next possible support area will be dito. And then, tingnan natin kung ma-hold itong EMA 100 at EMA 200 dito sa hourly, yung price natin bago niya ma-hit yung target. If ever, na mag-breakdown siya dito, no? So, yon. And also, I think this is not a big opportunity, no? To make a trade for now. Kasi masyado maliit yung ano, risk, mababa yung risk-reward ratio ng trade na to. Diba? For me, hindi ko alam kung paano para sa inyo. So, yan, bumababa siya. Bumababa. So, much better to wait for the 4-hour candle close, no? So, ito naman ngayon is EMA 20 and the EMA ribbon is the same area na ngayon, 'di ba? Sa hourly. No? Currently testing na rin siya diyan. And then dito naman is malayo pa si EMA ribbon. Possible niya rin to i-retest. And possible nga na katulad nitong nangyari dito, nasaan ba 'yon? Ito. Possible na ganito yung mangyari. Ito. 'Di ba? Kasi halos same sila ng itsura eh.
Diba? Pwede pa yung bumalik ulit sa ilalim, no? So, para sa akin, nakukulangan ako sa momentum na meron siya. Kung ito na talaga yung iniintay natin na reversal para magtuloy yung bull run natin. So, we'll see, no? Tingnan natin kung ano mangyayari. So, dito naman sa daily is papasok pa lang ulit siya. Meron siyang weak sa taas, which means rejected siya dito nga sa area na to. Sa Fibonacci level natin na yan. No? And then, again, hindi pa ako makakapag-flip bullish dito sa hangga't hindi pa siya na be-break tong ano daily resistance natin dito sa ito yung 40 to 43k. So kailangan niya para sa akin kailangan niya ma-break yung 43k para makapag tuloy-tuloy ulit pataas, no? So sa ngayon, yun lang muna guys, ating quick update, no? So tingnan din niyo rin niya si MACD. Ano ba? Ayun. MACD at si MACD malapit na mag-bearish cross and then si RSI is tungong-tungo na, no? And then mention ko na rin pala ito ang ating nakikita na bearish divergence dito kung sa RSI. Ayan, kung lalakihan nyo siya, so ito, di ba? So gawin natin siguro white para mas visible, no? So ayan sa RSI, pero yung price niya is ito, pataas ng pataas, no? So, tingnan natin kung ano mangyayari dyan. So, yan, pa-bearish cross na din si hourly. So, mas favor ako ngayon sa bears kung tatanungin niyo ako. No? So, yun lang muna. Quick update lang. Sana may natutunan kayo sa live natin kahapon. And if may mga questions pa kayo, ano nyo lang dito sa ating Telegram group chat. Subscribe mo sa Telegram channel para sa mga updates na hindi ko magagawa ng video, no? So, yun lang muna for now guys. As always, secure profits and protect your capital. As, yes. So, yun lang. Happy trading. Happy Wednesday. Let's go.